told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why. Chapter 29 Period o Koma. Kinalaunan ay ang gusto pa rin ni Kat-Kat ang nasunod. Kaya naman, nang naghanap ng kahoy na panggatong sa kakahuyan si Jackson at Hunter para sa kanilang bonfire, ay panay ang serumon ni Corazon dito. Hoy, ikaw babae ka. Napakakiri mo talaga. Hindi ka ba makatiis na sa baba na ng bundok kayo magtabi ni Jackson, ha? Bakit naman ngayon ka ba talaga naging clingy? Alam mo naman ang tungkol sa amin ni Hunter, di ba? Kaya nga medyo umiiwas ako sa kanya. Tapos pagtatabihin mo kami sa higaan. Sermon niya kay Kat-Kat pagkaalis ng dalawang binata. Ano pa bang inaayaw mo kay Hunter? Okay naman siya. Although mas gwapo nga at mas mayaman sa kanya si Gio. Pero B, mas kailangan mo si Hunter ngayon para mas mabilis mong makalimutan si Gio. Kaya huwag ka nang magalit. Para sa'yo rin yung paglalapit niya ni Papa Hunter. Katwiran nito na napapangiti. Para sa akin o para sa'yo? Para ayos na ayos kay mamaya ni Jackson. Panunokso niya. Gusto ko yung thinking mo, ha? Sakto, matagal na akong walang dili. Pagbibiro nito. Kaya nahampas ito ni Corazon bigla sa hita. Sira ulo ka talaga. Pero totoo na happy ako for you and Jackson. Akalain mong magkakagustuhan din pala kayong dalawa? At salamat sa'yo dahil pinakilala mo kami sa isa't isa noong reunion natin. Hindi ko rin naman alam na madedevelop ako sa kanya. Mabuti na lang at hindi mo ako gaya na nagsasara ng puso kaya hindi mahanap ang tunay na pag-ibig. Bakit naman napunta sa akin ang topic? Ikaw kasi, sa dami ng maniligaw mo, kay Gio mo lang inopen ang puso mo. Kaya kapag nasugatan ka, walang makakatulong sa'yo. Kaya naman ngayon, dapat hayaan mo nakabukas silang iyang puso mo. Para in case of emergency, madali mo mapapasok ang mga rescuer mo dyan. Gaya ni Hunter. O baka naman gusto mo si Moises. Biro pa nito. Dokala ka? In case of emergency ka pang nalalaman dyan. Pati si Moises na isingit mo pa talaga. Mabuti nga pala hindi ka na kinulit ni Moises no binasted mo siya. Hindi na. Kasi sabi ko, boyfriend ko na si Jackson. Kaya ayun, nagpaalaman na kami ng maayos. Saka during that time, feeling ko may nakakapana ako sa puso ko na pagmamahal para kay Jackson. Ang bait naman kasi ni Jax. Hindi man siya kasing gwapo ni Gio at Hunter, pero may ibubuga pa rin naman siya. Oy, hindi masamang tinapay si Jackson, ha? Saka gwapo naman siya, ano ka ba? Pagtatanggol niya kay Jackson. Oo nga, hindi ko naman sinasabing hindi siya gwapo. Mas angat lang yung dalawa mong papabol. At kontento na ako kay Jackson. Oo nga pala, V. Nakilala ko na rin ang parents niya last week nung lumawas ako ng Manila. Kwento pa nito. Good to hear that. So, what can you say about them? Alam mo, nakasama ko na sila sa isang dinner. They are so nice, promise. Tama ka. Feel ko rin yung pag-welcome nila sa akin. Sabi nga nila, wag na raw akong bumalik dito. Sa Manila na raw ako magturo. O di kaya, magtulungan na lang kami ni Jackson sa business. Hello? Hindi pa kami magjowa nun, ha? Pero feeling ko, gusto na ata nila kami magsama ng anak nila. Natatawang bida na muli nito, kaya nagkatawanan silang dalawa. Paano nga kung yayain ka na ni Jackson magpakasal at huwag nang pabalikin dito? Siyempre, payag agad ako. At kung nasaan siya, doon din ako. Mahal ko ang Mount Kendall at ang Goodwill. Kaya lang may mga bagay talaga sa buhay natin na kailangan nating i-give up. Naputo lang usapan ng magkaibigan dahil dumating na ang dalawang binata. Bit-bit ang mga kahoy na gagamitin nila sa bonfire. Napakasarap mag-camping sa tuktok ng bundok.
pakiramdam ni Cora ay nasa ibang mundo siya. Tahimik at sariwa ang hangin doon. At sa gabi ay napakasarap pagmasdan ng mga ilaw sa baba ng kabundukan. Lalo na ang kumukuti-kutitap na mga bituin sa kalangitan. Nauna nang matulog sa tent nila si Jackson at Kat-Kat. O baka may gagawin lang ang dalawa nakahali-halina. Kaya pagpatak ng alas 10 ng gabi, ay nagpa siya ng matulog ang mga ito. Si Corazon naman at Hunter ay nanatili lang sa harap ng bonfire. Hindi pa sila dinadalaw ng antok. O di kaya na may nagkakahiyaan lang na magtabi sa loob ng tent. Cora, okay lang ba sa'yo na magtabi tayo sa tent? Alam mo, okay lang naman ako dito sa labas. Kaya sige na, matulog ka na. Basag ni Hunter sa katahimikan. Okay lang, wala ka namang gagawin sa akin, di ba? Tatawa-tawang sagot niya. Siyempre naman. Pero may tanong ako. Ano yun? Bakit ka umiyak? Ha? Pagtataka niya. Kaninang umaga, alam kong umiyak ka at may problema ka. Hindi na lang kita tinanong dahil naisip ko na baka ayaw mong pag-usapan. Pag-amin nito. Wala yun. Problemang pamilya lang. Dahilan niya sabay gatong sa bonfire na malapit nang maupos ang apoy. Pamilya o pag-ibig? Nakangiting hula nito. Both. Masakit nga yan. Alam mo, pwede ako makinig kung gusto mong magkwento. Offer agad nito. Okay lang ako, lilipas din to. Lalo na ngayon na nandito tayo sa tuktok ng bundok. Nakakawala ng problema dito. That's true. Kaya kung gusto mong gawin natin to palagi, sabihin mo lang. Saka kung may problema ka, isigaw mo lang dito para gumaan ang loob mo. Pero bukas na lang ha, kasi baka mabulabog yung lover sa kabilang tent. Sabay nguso nito sa tent ni na Jackson. Nako, tama ka. Tara na, tulog na tayo. Medyo inaantok na rin ako. Natatawang sagot at yaya niya sa binata. Pagdating sa loob ng tent ay hindi rin naman nakatulog agad ang dalawa. Nagpapakiramdaman sila pareho. Pero tunay na gentleman si Hunter. Dahil kahit na may pagkakataon itong samantalahin ang pagkakataon na maangkin si Corazon, ay wala itong ginawa sa dalaga. Bagkos ay binantayan pa nga nito si Cora hanggang makatulog. Pag-gising ni Cora kinaumagahan, ay wala na sa tabi niya si Hunter. Napabalik po siya bigla dahil biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tunay na may signal nga doon sa tuktok ng bundok. Nag-text ang kapatid niyang si Teng. Nangangamusta at gustong makipagkita sa kanya. Agad naman niya itong nareplyan at ipinaliwanag na hindi sila pwedeng magkita dahil busy siya. Hindi na niya sinabi dito kung anong pinagkakabisihan niya. Matapos mag-text kay Teng ay lumabas na rin siya ng tent. Nadat na niya si Hunter na abala sa paghahanda ng kanilang agahan. Literal na pagkain ng mga mountaineers iyon. Dahil hindi naman sila pwedeng magdala ng mabibigat na pagkain sa bundok. At lalong hindi kailangan ng mahabang oras sa pagluluto. Agad nitong inabutan si Corazon ng kape. Ang magjowa naman ay pangisi-ngisi sa kanya ng nakakaloko. Akala yata ng dalawa ay may milagro silang ginawa ni Hunter kagabi. Kaya kung makangisi at makatingin ng nakakaloko sa kanya ay wagas. Matapos mag-agahan ay naglakad-lakad muna sila bago tuluyang bumaba sa bundok. Pagdating sa bahay ni Nakora ay hindi na rin nagtagal doon si Jackson at Hunter. May modeling appointment si Hunter sa Manila. Kaya sa Manila muna ito hanggang Monday. Pagkaalis ng dalawang binata ay panay ang pang-aasar ni Kat-Kat kay Corazon nang makaupo na sila sa may salas. Umamin ka, BCB. Anong ganap kagabi sa inyo ni Hunter? Nakangising panunokso nito kay Cora. Wala, ano ka ba? Harmless yung tao.
Kaya wag mong bigyan ng mali siya ang pagsasama namin sa iisang tent. Baka kayong dalawa ni Jackson ang kung anong ginawa kagabi. Pairap naman niyang sagot at balik na tukso kay Kat-Kat. Siyempre naman, mahal ko yun eh. Agarang sagot nito. Grabe ka ha, kakasagot mo palang sa tao bumigay ka na agad. Nalalaki ang mga matang bulalas niya na tila pinagagalitan pa ito. Bakit hindi? Eh dun din naman ang punta namin. At para sabihin ko sa'yo, I'm pretty sure hindi magtatagal magiging ninang ka na. At kagabi din ay sinabi niya na sasabihin na daw niya sa parents niya na magpapakasal na kami. Kinikilig na kwento pa nito. Si Corazon naman ay masaya para sa dalawa. Lalo na para kay Kat-Kat na matagal ding nagpakatanga sa mga ex nito. Masaya siya na ngayon ay nakatagpo na ito ng lalaking karapat dapat para dito. Masaya ako para sa'yo, best friend. Wika ni Corazon dito. Kat-Kat chuckled. Masaya ka para sa akin, pero bakit parang Biyernes Santo naman ang mukha mo? Puna nito. Wala lang, may naaalala lang ako. Si Gio na naman. Maktol nito. Akala ko lang kasi pagbaba natin sa bundok makakalimutan ko na siya at yung sakit. Pero hindi pala. Malungkot niyang pahayag at pag-amin. B, kaya nga pinaglalapit namin kayo ni Hunter. Para naman mas mabilis mong makalimutan si Gio. Pero ikaw naman tong panayang iwas sa tao. Hindi ko kailangan ng isa pang sakit sa ulo, Bug. Eh di kung ganon, ganito na lang ba palagi? Hindi ko alam. Pero kagabi, hinintay ko ang tawag ni Gio at text. Pero wala. Wala na nga atang pag-asa na matupad ang sign. May ilang oras ka pa naman. Di ba until midnight ang hinihingi mong sign? Pero tanong lang, kapag ba hindi siya nagparamdam mamaya, kakalimutan mo na talaga siya? Paniniguro nito. Yes. Walang gana niyang sagot, sabay hugot ng mababaw na hangin sa dibdib. Mukhang sure ka na nga talaga. Anyway, anong meron dun sa flower field na nakita mo kahapon? Bakit parang natigilan ka? That place is the last place where I and Gio hang out together. That's why I was nostalgic when I saw it. I thought I'm okay, but I'm totally not. Lalo na nang nakita ko yung flower field. Kwento niya habang nakatitig sa artificial flower na nasa gitna ng tea table. Kaya naman pala, naiiling at napapapalatak na sagot ni Kat-Kat. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami para sa'yo. At yung sinabi ko sa'yo na keep your heart door open, do it be, for you to be able to accept other people to enter there, and for you to be able to easily heal. Paalala pa nito, sabay turo ng daliri sa dibdib ni Cora sa may bandang puso. Sana nga kaya ko. Malungkot niyang sagot. You will. Makikita mo, mas mabilis maghihilom ang sugat dyan sa puso mo kapag pag-ibig din ang gumamot dyan. Sabi nga, kung pag-ibig ang nagwasak sa puso mo, pag-ibig din ang gagamot dyan. No more nostalgia when you see places and anything that you used to go and do with your dumb asshole ex. Promise, legit yan. Kasi subok ko na yan. Pagpapalakas pa ng loob at payo nito sa malungkot na si Cora. But it's rational to feel hurt when we think of our dumb ass ex, right? Lalo na kung sariwa pa yung sugot sa puso natin. Bawat tao may kanya-kanyang paraan ng paghihilom. Ikaw, bukod sa pagiinom ng isang drum na alak, ano pa bang ginawa mo para mas mabilis maghilom ang puso mo? Totoo naman talaga na mangungulila tayo. O di kaya ay bigla na lang nating magugunita ang alaala ng mga ex natin anytime. Lalo na kapag biglang may nakapagpaalala ng mga bagay na palagi niyang ginagawa kasama ka. Yes, it's really painful. Pero mawawala din naman yun. Basta ginusto ng may katawan.
About my healing process? Well, you're right. Lumalangga talaga ako ng alak. Pero nagbo-boyfriend agad ako. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa pagmumukmok, no? Kahit di mo mahal, bina-boyfriend mo? Kunot noong tanong niya. Hindi naman kailangan na mahal mo agad. Siyempre naman ang jojowain mo, yung gusto mo rin at tipo mo. And then the feelings will develop over time. So, hindi mo mahal si Jackson? B, past tense yung sinasabi ko. Pero ngayon nagbago na ako. Binago ako ng buhay ko dito sa Mount Kendall. Naging mas responsible ako at appreciative. Kasama na ang pagdedesisyon ng tama. Si Jackson, tinimbang ko mabuti ang feelings ko sa kanya. At siniguro ko talaga na mahal ko siya bago ako nag-decide na sagutin siya. Bakit binago ka ng lugar na to? Siguro dahil simple lang ang buhay dito at sobrang babait ng mga tao. Isa pa, maganda ang lugar na to. Para mas mabigyan mo ng oras ang sarili mo na makapag-isip-isip at makahanap ng panibagong mundo. Yun bang tipong kalmado lang ang lahat sa paligid mo at sa buhay mo? I see. Kaya pala ang laki ng pinagbago mo. Well, isa na rin siguro ang kagustuhan ko na baguhin ang sarili ko. Siguro napagod na rin ako sa dati kong lifestyle. Paano kung dumating na nga ang oras na kunin ka na ni Jackson dito? It's okay. Habang buhay ko nang babaunin ang mga natutunan ko dito at nakuhang mga aral sa buhay, mahirap talaga iwan ang lugar na nakasanayan na natin. Pero minsan, kailangan din nating i-give up ang mga bagay na alam natin na hanggang doon na lamang. Na alam natin na kailangan na nating lagyan ng tuldok para sa panibagong sentence. Nakangiti at sinserong sagot nito habang nakatingin si Cora dito. Sa tingin mo, kaya kong lagyan ng tuldok yung sa amin ni Gio? Ang sakit lang kasi. Oo naman. Nakayanan mo nga lumayo sa kanya at sa pamilya mo, di ba? Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Unless gusto mo na koma lang ang ilagay sa kwento ng buhay niyong dalawa. What do you mean? A comma means to pause, while period means it's over, right? Oo. I believe God intended to place a comma to any relationship because He knew that you are meant to be. And He places period to any relationship because He knew that you are not meant to be. Gaya na lang namin ng mga ex ko, lahat may tuldok. Break kong break kahit nawasak-nawasak ang puso ko. Paliwanag nito, sabay sandal ng ayos sa couch at iling ng ulo dahil naalala bigla ang mga ex nito na nanakit dito noon. So, what are you insinuating? Tanong agad niya. Kaya napangisi si Kat-Kat sa tanong niya. I mean, if you and Gio are meant to be, ibig sabihin wala pang period yung sa inyo. Koma pa lang meron kayo. Nagpapahinga lang kayo. Pero darating ang araw na babalik ulit kayo sa isa't isa. Did you get my point? Yes. But how will I know na period na ang sa amin and not a comma? Well, based on my experience, I totally forget my exes and erased everything na makakapagpaalala sa kanila, including social media and phone numbers. I also always change my SIM card para period na talaga, wala nang koma-koma, tapos kung tapos. Siguro kailangan ko din gawin yan. I think hindi mo yan magagawa kasi connected siya sa tatay at kapatid mo. Mahihirapan ka, B. Kapag nagpalit ka ng number, affected ang sister mo. Kapag tuluyan kang hindi bumalik sa Manila, tuluyan mo na rin hindi babalikan ng kapatid mo. Do you think you can do that sa sister mo? Isang malalim na buntong hininga na lang ang naisagot ni Corazon dahil tama naman si Kat-Kat. Hindi niya pwedeng basta kalimutan lang si Teng. Pero kailangan niyang tuldukan na ang nararamdaman niya kay Gio. Ang tanong,
Paano? Paano ba talaga lumimot sa taong mahal mo at nanakit sa'yo? Kaya nga ba niyang lagyan ng period ang sa kanila ni Gio? Well, wala naman siyang choice, diba? Alangan namang mag-coma pa siya. Maliwanag na nga na may iba na si Gio. Siguro ang sign na lang hanggang mamayang gabi ang makakatulong sa kanya para mas madaling tuldukan ang pag-ibig niya kay Gio. Oo, masakit. Pero kailangan tanggapin at tiisin. Kung matutuldukan na ang kanila ni Gio, saka na lang niya iisipin kung paano muling makikita at makakasama ang kapatid. Miss na talaga niya si Teng. She's hoping na sana isang umaga pagising niya ay balik na ulit sa dati ang buhay nilang magkapatid. Chill lang at walang anumang bigat sa dibdib. Naisip din niya na kasalanan ng sunog na yun ang lahat. Kung hindi nasunog ang bahay nila, hindi naman sila mapapadpad sa poder ni Gio. At hindi sana nagulo ang buhay nilang magkapatid. Pero magulo nga ba? O siya lang ang nagpapagulo? Siguro nga siya lang ang nagpapagulo at nagpapakomplikado. Kasi alam naman niyang mahal sila ng papa nila. Pero siya itong ayaw makipagkasundo at hindi handa na ayusin ang sa tingin niya ay nagulo nilang buhay na magkapatid.